Magandang araw po sa ating lahat at sa aming guro na si Binibining Isa Bigamar. Ako nga po pala si Ana Baribrano at ito po ang aking video. At ang aking napili na iulat ngayon ay nasa Letrang M. At ito ay nasa ilalim ng mga batas. Ito ay mga tandang pananong, tandang pandamdam, at tuldok kuwit. Ngunit, ano nga ba ang mga bantas? Ang mga bantas ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto, kabilang na dito ang aking iulat o ang pakikitang turo. Una, tandang pananong. Ang tandang pananong ay nagtatapos sa isang tanong at ito rin ginagamit sa mga pangungusap o pahayag na pananong. At ang pangkalahatang gamit ng tandang pananong ay ang pagpapahayag ng tanong, usisa o alinlangan. Halimbawa, saan ka tutungo? Ito ay ang pagpapahayag ng tanong. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Ito naman ay ang pagpapahayag ng usisa. Taong 1679, ipinanganak si Gat Jose Rizal. Ito naman ay ang pagpapahayag ng alinlangan. Relasyon sa ibang batas. Katulad din ng kaso sa tuldok, may mga pagkakataon ding nakapaloob sa panipi, panaklong o panaklaw ang mga pangungusap na ginagamitan ng pananong. Halimbawa, kailan ba natin matatamasa ang hustisya? Tanong ni Mang Tino sa kanyang kasama. Ito ay isang halimbawa ng pagpapahayag na tanong na nakapaloob sa panipi. Napayuko na lamang siya dahil sa narinig. Ano pa ba ang kanilang magagawa para maisalba ang kapatid? Ito ay isang halimbawa ng pagpapahayag ng usisa na nakapaloob sa panaklong. Tuwiran at dituwirang tanong. Ginagamit din ang pananong sa mga tuwirang tanong na matatagpuan sa mga pangungusap. Halimbawa, kaya ko kaya ito? Usisa sa sarili. Bakit di siya takot? Pagtataka ng bata sa kanyang kalaro. Ito ay ang mga halimbawa ng tuwiran. Dahil matatagpuan sa pangungusap ang mga tuwirang tanong o ang tandang pananong. Inusisa niya ang kanyang sarili kung kaya niya ito. Nagtaka ang bata kung bakit hindi natatakot ang kanyang kalaro. Ito ay ang mga halimbawa ng dituwiran. Dahil ang mga pangungusap nito ay walang tuwirang tanong o tandang pananong na matatagpuan sa mga pangungusap nito. Tandang padamdam. Ang tandang padamdam ay sumusunod sa madamdaming pangungusap o ekspresyon. Ginagamit ito sa pagpapahayag dulot ng bugso ng damdamin, sigaw, o pahayag na mapanguyam. Halimbawa, aray, nisugatan ako. Magsitigil kayo. Hay naman, ang dami laging utos. Ito ang tandang pandamdam. Ito ay nagpapahayag ng ekspresyon o madamdaming pangungusap. Relasyon sa ibang bantas. Katulad ng kaso sa tandang pananong, nananatili ang tandang padamdam sa mga pahayag na nakapaloob sa panipi, panaklong o panaklaw. Halimbawa, hindi ko na kaya, naibulalas niya nang makita ang ina. Ito ay isang halimbawa ng tandang padamdam na pasigaw. Ito ay nakapaloob sa panipi. Tinatayang 50 bangkay ang natagpuan sa nahulog na bus at patuloy pang nadaragdagan ang bilang. Ito ay isang halimbawa ng tandang padamdam na nakapaloob sa panaklong. Iwasan ang doble o higit pang pandamdam.
Sa formal na salatin, hindi gumagamit ng higit pa sa isang pandamdam sa mga pahayag o pangungusap. Kailangan ang disiplinang ito upang magpahayag sa pinakamaikli ngunit sa pinakamalinaw na paraan. Ngunit sa mga slogan, karaniwang dinadamihan ang pandamdam upang ipahiwatig ang marubdob na saloobin. Tuldok kuwit. Ginagamit ang tuldok kuwit tuwing paghiwalayin ang mga sugnay na nakapag-isa na walang pag-ugnay. Ngunit mas naipapakita ang mas malapit na relasyon ng mga sugnay sa isa't isa kapag pinagsama ang mga ito sa tambalang pangungusap at ginagamitan ng tuldok kuwit. Halimbawa, napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW. Ngunit, higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Ito ay isang halimbawa ng tuldok kuwit na pinag-iisa ang mga sugnay na walang pag-ugnay. Kahit pa magkaiba ang pahayag ng dalawang sugnay, ngunit dahil sa tuldok kuwit, ito'y napag-isa at nakabuo ng mas malinaw na resulta ukol sa dalawang sugnay. Sa mga komplikadong serye ng pangungusap, ginagamit din ang tuldok kuwit sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas. Halimbawa, noong 2008 na itala sa Rayon 4A ang pinakamaraming bilang ng mga namatay sa panganganak na 232. Sumunod ang Rayon 7 na 181. Sumunod ang NCR na 176. At Rayon 3 na 166. Ito ay isang halimbawa ng komplikadong serye sa pangungusap na napapalooban ng maraming bantas. Bago ang pang-abay, naglalagay ng tuldok kuwit bago ang pang-abay na katulad ng sa makatwid, bagkos, gayon at sa halip kapag pinag-uugnay nito ang dalawang sugnay na nakapag-iisa. Halimbawa, hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. Sa makatwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Nais ni Karen na bumili ng sarili niyang kotse. Sa gayon, sinimulan niya ngayong mag-ipon. Ito ay isang halimbawa ng tuldok kuwit na ginagamitan ng pang-abay upang pag-isahin ang dalawang sugnay na walang pag-ugnay. Sa paghiwalay ng mga detalye, ginagamit ang tuldok kuwit upang paghiwalayin ang mga referensya kapag ang isa o higit pa sa mga referensya ay may ibang bantas panloob. Halimbawa, Sebastian Pahina 12, Panganiban Pahina 3, San Juan Pahina 37 hanggang 40, Dilyon Pahina 93. Ito ay isang halimbawa na ginagamit ang tuldok kuwit upang paghiwalayin ang mga referensya na may ibang bantas panloob. Relasyon sa ibang bantas. Laging sinusulat sa labas ng paniti o panaklong ang tuldok kuwit kapag ang isang sipe ay nagtatapos sa isang tuldok kuwit. Halimbawa, nakakakilite ang imahinasyon na ang kwentong unang baboy sa langit. Nakakakurot naman sa puso ang tuwing Sabado. Ito ay isang halimbawa ng tuldok kuwit na isinusulat sa labas ng panipi upang pag-isahin ang dalawang sugnay na walang pag-ugnay. Hindi akalain ni Norma na mapapagod siya ng husto. Mali siya ng pagtantya sa distansya, ngunit ayos lang para sa kanya dahil natunaw ang kanyang mga taba. Ito ay isang halimbawa ng tuldok kuwit na isinusulat sa labas ng panaklong upang pag-isahin ang dalawang sugnay na walang pag-uugnay. So yun nga po, yun po ang ibig sabihin ng tandang pananong, tandang padamdam at tuldok kuwit.
at ang mga bahagi nito kung papaano ginagamit sa pahayag at pangungusap na paraan. Naway naintindihan nyo at maraming salamat po sa panunood.